We go, ladies and gents. Game one. Mainit na mainit. Execration versus NXP. Buong lang dalawang linggo na nilang inaabangan to. Sa totoo lang, hindi lang isa eh. Oo. Dalawang linggo yung inaabangan. Here we go. Totoo yan. Nakakatapos pa nga lang ng week number to natin. Nakapost na kagad tong laban na to. One week prior, inihintay na nila kung sino. Pero ito na mga kaibigan, sa inyong harapan, yung dalawang team na gustong-gusto nyong makita dito sa MPL na magsagupaan. Yep, here we go. Chakno again, they are zoning. So, kakalmahan lang nila yun. Tatry nilang in-deny itong buff. Purple buff, napaka-agang engage using the Trisla. Do they have enough damage? Tingin ko kaya naman, pero Chakno, hindi pa rin nagpapakita. Talaga, nasa bush lang siya. Oo. Ayaw niyang po-target. Ang ganda talaga nun. Pero ito, Revitalize has been popped dito, mga kaibigan. But the first blood, that's gonna be zap, no? Pero may dito, may counter kill. That's gonna be a 2-0 agad na manggagaling from NXP. Solid. Medyo out na muna dito ang buong Execration squad. Little Wonder will be taken down. Nako, delikado to. Rockheart, kasi yung setup nito ng Execration is about to win the early game. That's right. In Execration, medyo kinulangan sila. Although, ang nakuha nila doon is yung purple buff. So, nakuha nila yung gusto nilang kunin. Although they did lose a lot and binigay nila yung Little Wanderer. Exactly. Hindi ko sure kung dapat ba si Benny Cutie was also on that position na pagka-clear niya ng wave, eh dapat dumiretso ba siya doon? Kasi ang ginawa niya, kinuha niya muna yung creep dito sa mid-gilid, malapit doon sa bottom lane. So, wow, what an early lead kaagad dito for NXP. Solid, Rockheart. Simula pa lang, mainit ang labanan. And 2-0 means that medyo solid yung gold lead niya at this point. Ang kailangan nating tignan dito is yung offlane. Kamusta naman yung offlane natin? At kamusta kaya si Ito Max dito sa Estes na to? Gaano kaya siya ka-effective hanggang mamaya? Kasi si Yawi, ang ganda nung pick ni Yawi dito sa ano, sa back siya, may anti-heal agad yan. Level 1 pa lang. Totoo. So I'm not sure kung magiging effective yung lineup niya later. Depende lang kung paano paikutin ang Execration yung rotation nila sa mapa. Exactly. And ang mahirap pa kasi dito, no, yung mga heroes ng NXP Solid, yung literal na scaling talaga sila dito. So ito yung tipo na dapat the Lunox might actually get a kill pagkapasok na dito ng level 4, which is ito na, level 4 na dito sa hate. They really need to maximize dito yung ultimate ng isang Lunox, or else medyo ma-outscale siya dito ni H2O. That's right. So H2O is going to be medyo chill lang siya sa harit, eh, no? Hindi siya sobrang umasim. Nag-flicker siya kanina, lumapit siya kanina, try to get a kill. Mm-hmm. Pero hindi siya yung nag-all-in agad. Kasi exactly, alam niyang hindi niya kailangan. Kailangan niya mag-chill at umasa sa protection ng NXP para makuha yung objectives dito. And I think that's what they're doing right now. Oo, pero ito, mukhang uulitin na naman dito ng Execration yung ginawa nilang pag-invade ng purple buff dito ng NXP Solid. Magtatagumpay nga kaya sila. Sinong nakukuha? Pero doon ka na naman nila. Tinry talaga nila dito, Kuya Rockheart. Pero yun na naman, si Zabdo na naman yung unang namatay. Sumunod na rin dito si Chakdu. Medyo habol dito ang NXP Solid. Pero tama na yon, okay na yon. Dalawa na naman yung nakuha natin sa Execration. Slowly but surely. Pero ang sure dito, Rockheart, baka makuha ng NXP Solid dito the first objective, which is the turtle. That's right. Sure na nakuha nila yung blue. So, pangalawang purple buff na to na na-deny kay H2O. And I think that's a pretty big deal. Hindi lang kasi yung buff eh. Yung experience, yung gold netong nakakuha dito is nawala na din. So, kamusta naman yung level ni H2O dahil doon? He's 1-0-3. Nakakuha pa rin siya ng assist. So, feeling ko hindi naman siya na-down dahil doon. Oo, totoo naman. Pero ang mahirap kasi, though, hindi pa rin basta-basta nakakapag-push dito. Pero mamaya yan, because this is the Gillette instant replay. Ito yung nangyari dito. Masyadong, ano din, play safe din yung galaw. Look at the Zaman Force. Hindi nag-all-in si H2O, pero they just focus on one target, in which is si Zapnu, then Chakno later on. But the turtle has been taken by hate. Ako, si pero hate? Disiplina ng NXP Solid dito, ha. Yep. Alam mo yung they might have a slight advantage, pero hindi nila yon ano, kasi kumbaga alam ng ano dito yung winning condition nila. Pero ito na, mga kaibigan, pasok sila dito, pero ang kunat naman doon, Yawi, pero mas ilalim sila ng tier 1 turret. Kaya nila tong basagin, pero hindi. Pumapalag dito, hate out na muna with his ultimate, pero namatay si Benny Cutie. Nako, nahuli sa baba, and that's gonna be probably a tower. Halos sure tower na yan, Kuya Rob, and this tower in the mid lane, hindi bibigay. You shall not pass, sabi nila dito sa mid lane. At sa bottom lane naman, Chakno, going for the zone, helping Zapnu get that kill on the MB. Oo, pero ang headline pa rin dito, Kuya Rockheart, si Benny Cutie. Kumbaga,
lahat nag-fail na eh for the first 5 minutes dito na Execration. And the one thing that you don't want to die sa lineup ngayon ng Execration is your YSS. That's right. Oo, pero hindi pa rin sila talaga tumitigil dito. Sabi dito ni Chakno, this is gonna be the third time around. Huwag nating bigyan ng purple ba? Pero masyado na yatang overextend yung ginagawa nila dito. Namatay na naman si Chakno. May sunod na naman yata sila dito. But hit, makaka-out pa rin naman sila. But the mid-tier turret naman dito ng NXP Solid, na-force naman ng Execration. But tingin mo ba it's worth it yung lahat ng sacrifice na ginawa nila doon, Rakart? Para sa buff, no? Oo. I think big deal yung buff when you're fighting the teamfight, pero overall, you're still losing gold. Kinukulang ka pa rin sa gold. I think alam naman ng exit na bibigay talaga natin yung mga katawan natin kasi wala silang exit eh. Mm-hmm. Ang pinaka-exit nila pag nakapag-glorious pathway si Chakno. At pag naka-cooldown yun, ang bagal nila maglakad. But they still get the objectives that they want. So somehow, bumabalansi pa rin yung laro. Totoo yan, totoo yan. Well, I still respect the way yung rotation dito ng Execration. Yes, they're actually losing on teamfight, but they're not giving as much naman on their turrets, specifically yung gitna. Kasi once na mabasag tong gitna nila, it's gonna be all the way, mapa-flood na sila ng NXP Solid dito. That's sobrang right. Madami mabubukas, pero I think the turtle dito, binabanata na naman ng Execration. Sino kaya dito ang makakakuha? Ito na, mga kaibigan, sa agupaan, but gonna be makukuha yun ni Hate, pero dito, low on life si Eto Max. Pero look at that. Oh my, that terrorista, mga kaibigan. Pero ito na, pumapalag na dito ang buong Execration squad. Very cutie, sama na dito. 5-man squad. Laban na sila. Naku, tatlo ang patay dito sa NXP Solid. Kapalit lang dito ni Chakno. And they're gonna be taking that win. Pero Rene J, tumetilok, kumukulit. Pero out na muna dito. Tumetilok-tilok. And actually, ganito na. Nagiging obvious na kung ano yung plano ng exec dito. Oo. Hindi kami malakas sa early game. Mm-hmm. Sa early game team fight. Kasi wala pang sustain si Hate. Si Hate lang talaga pala inaantay nila dito at as long as magka-level na din yung si Etomac dito sa sa Estes, okay na kami. Exactly. Pero ito, the Gillette Instant Replay dito. Makikita natin dito mga kaibigan yung yung penalty zone ni Zapno dito is actually the nail in the coffin dito. Kasi once nakuha niya yung tatlong miyembro doon ng NXP Solid, medyo nahirapan na. Na gumalaw doon sa bilog na yon yung NXP Solid. Pero ito na, mukhang tinutuloy-tuloy nila. Hindi pa na sila humihinto. This gonna be the fourth time around. I-deny nila yung purple buff dito. Pero pumapalag naman. NXP Solid dito, mga kaibigan. Benny Cutie dito ang kanilang target. Nakuha nila yon. Pero ito na, mga tol. Sunod dito, si Zapno. 2-man down para sa Execration. Pero sabi dito ni Hate, I'm gonna be taking you down. Shutdown na muna dito kay Palinchester. Sunod-sunod na. 3-2, mga kaibigan. Pero sabi dito ni Hate, hilang eto, Max. Papalag ako. Huwag kang bumitaw. Lang dito. Mega kill na rito yung ating Lunox. Kaya pero ito, naisip na nila pero hindi yata. Wow! The order of brilliance, mga kaibigan. Saving but not enough. Hate dito. Eto Max been chased down by H2O and that's gonna be it. Almost a wipeout for Execration. Yep. Sobrang nakabilib si H2O. Still so strong on the Harit kahit wala siya ng turtle buff. Sige, may turtle kayo. We will have a strong team fight kahit na. And it is working out very well for NXP. Let's watch the Gillette Instant Replay hashtag Shave the Day. Kita mo naman, they're all trying to keep Hate alive lang. At si Hate, ang ganda ng positioning niya dito sa laban na to. Totoo. Pero I think they overestimated yung power ng laban nila. Exactly. Ang mahirap kasi noon, Rockhart, ang ganda ng ginagawa ng NXP Solid. They really know who to target. Ang galing nila sa teamfight. Oo. And sobra. Benny Cutie, katulad nito, wala na naman dito si Benny Cutie, which is siya yung isa sa pinaka main damage dealer nila dito. And yes, nandito yung Lunox natin, but he is actually not enough to be able to dish damage, lalo na sa ganitong klase ng lineup na sustain. Oo, sulit na sulit yan. Actually, sa ganitong lineup na sustain, sulit na sulit yung necklace of durance mo. Kaya yung tinitignan ko ngayon eh. Mm-hmm. Kung gaano kadami na ba yung necklace of durance nila dito. And it's going to be Chester caught in the middle. The problem with Loyi, wala siyang natural na pantakas talaga. So pag nahuli ka sa ganun, you're gonna go down. So as I was saying, I think yun yung pinaka-important. The team fight and yung zoning ni Yawi. Mm-hmm. Gaano ka galing mag-set up si Yawi with the zone. And we'll see that, I think, here. Possible if gustuhin nila to pero ayaw lumaban ng NXP nang wala din si H2O. Oo. Alam mo tong pwesto na to, Rockheart? Favorite? Ito lang, dito lang sila naglaban. It's a favorite. Siguro mga 5 beses na sila dito naglalaban sa purple buff na to, mga tol. Pero ito na, medyo may laban na magaganap. Glorious Pathway has been put down by Chakno, pero I think mag-out na muna sila dito. Pero I think this is still an evil ball game, eh. I mean, para sa akin, sa isang clash na to,
once na makuha siguro ni Benny QT, like for example, i-target siya, most likely tina-target siya. So may part na pagka na micro niya siguro, there's a big chance na makuha nila yung teamfight na yun. Pero ito, right, dito natin malalaman, medyo naipit si Chakno doon sa may bandang likod, nakuha siya doon ni Chester, pero hahabol dito, hit siya na ngayon ang focus fire dito boy! Na NXP Solid MB will grabe be taking it. And that's gonna be a 2-4 non-exchange dito for NXP Solid. Pero yeah, sabi ni Kuya ni Zapno, tol, basag na lang muna ako. Ano oh, lang, trabaho na muna tayo. Objective game muna tayo. Sabi naman ng NXP, what you gonna do pag walang Chakno? Oh my God! What you gonna... And inuna talaga nila on that bottom lane, ang laking difference nun. Because of that, kayang-kaya pumasok nila Rene J. Hindi sila masyadong takot na mapabagal yung galaw nila. Totoo, pero ito na. Pinansin na ngayon ng NXP Solid si Zapno doon sa may taas. And H2O will be taking him down. Ito na mga kaibigan, medyo nahihirapan ng gumalaw dito, Execration. All throughout the game, NXP Solid on the driver's seat mga kaibigan. And the Lord has already been up. Posibleng kunin to ng NXP Solid. That's true. And gumaganti na sila. This time sila naman ang umaagaw sa blue buff. Mm-hmm. Sa totoo lang, gets ko kung bakit dun sila lumalaw laban lagi sa blue nila at sa blue ng kalaban kasi dalawang mages, Lunox and Harith, pag nagka-blue talaga yan, lalo sa late game, sulit na sulit ang damage output. Totoo, sulit na sulit talaga dito. Ito na mga kaibigan. I mean, kung titignan mo dito, H2O, even Chester, those yung mga mage dealer, titignan natin item, wala pala silang masyado palang MDF dito, no, para totoo sa side ng Execration. I think that's a big deal. And considering yun nga yung pinaka-damage output nila, di ba? So, maybe that's the reason. Maybe isa yun sa mga dahilan kung bakit palagang, you know, 50-50 yung mga laban natin. Oo, parang ang bilis, no? I mean, I was looking at Chakno, pero hindi siya yung the usual tank na natin nakikita na talagang zoning out yung mga kalaban. Pero, yeah, it's not about the itemization, mga kaibigan, pero talagang ganito na. Medyo masakit na talaga yung damage dito ng NXP Solid. Taking down tower, wala ng outer turrets dito ng Execration, and the Lord is approaching onto the bottom lane. Yep, and this could be a big push here. Top lane, na-flow na din ang maganda. Yung minions, it's the ultimate defense here for Execration. Bot lane, with the Lord, who's gonna go first? Pero yun na, pumasok sila dito, ang unang namatay, that's gonna be Chakno na naman mga tol, pero buhay pa rin yata yung Lord. Pero sabi ni Zapno, arrival muna tayo para ma-hold natin ng konti, bahagya. Pero doon si Yawi, gumulong at tumulong sa may bandang likuran. Sabi ni Rene J, akin ang gitna, uubusin na muna natin dito yung mga tore. Now, tier 3 turret sa baba, nabasag na rin, susunod na rin yung gitna. Nako, mga kaibigan, that's gonna be a 1-for-1 exchange, Zapno will fall. May sunod na rin dito, pati si Hate, Order of Brilliance para mabuhay ng kaunti, pero nakadiretso na sila dito. Mukhang base lock na to, oy, mga tol. Mukhang dire-direcho na yata. NXP Solid will be taking game number 1. That's gonna be game 1 really quick there for next